action, and that is in terms of the mission of the church as the universal sacrament of salvation by divine will commissioning. Now there is our local dimension also, that we are historically conditioned. Yung historical conditioning natin, iyon ang hindi natin hanggang ngayon kinikilala. At isang aspekto doon, pinanggit ko, paano tayo magiging tapat sa salita ng Diyos? Paano natin tutugunin yung salita ng Diyos? Ay, salita ng Diyos ay hindi naman natin talaga minamahalaga. Hanggang ngayon, di pa natin inaangkin. Hanggang ngayon, di pa natin sinasalin. Hanggang ngayon, pwede pa tayo sa atin yung, sige na. Oh, pwede na yan. Ganun tayo. Pwede na yun. Yung pwede na yun sa pagkakasalin, pwede na rin yun sa pagsunod. Kaya tayo, meron ba tayo talaga mga puspusang Abraham? Wala sa ating puspusan. Sa atin eh, paminsan-minsan. Tayo mga Abraham, paputa-putake. Yun. So, yun po naman. And then, when it comes ngayon, dito sa ating perspective, na ano bang talaga ang ating pastoral responsibility? Ayun. And when it comes to the basic issue of faith, tandaan ninyo, without faith, nothing follows. Please note that. Without faith, sacraments, word of God, lahat na yan. Vocation to the priesthood, alam natin yun. At yung vocation sa priesthood na yan, bago ko makalimutan, Panginoon ko, mga kapatid, pag pinag-aralan po ninyo yung statistics, yung talagang pag-aralan. Mapapansin ninyo yung ratio ng dami ng pare, iyon ay narating na natin, iwanan na natin. Ngayon, yung bilang ng mga nagtatapos seminaryo at naordinahan, iyon ay naging kalahati na. Sa San Carlos, sa Bulacan, noon mga graduating class ko, mga 12, 16, ngayon, ilan na? Sa Bulacan, nangalahati na yung mga inordinahan taon-taon. Paliit ng paliit. Kaya yung sinasabing, no problem tayo sa vocation, ay yung po ay mga whistling in the dark. Pero tingnan ninyo yung figures. Tingnan ninyo yung figures na mapapansin ninyo na yung marami yung pumapasok, pero ilan ang natatapos. Yun yan. Anyway, so, meron pong isang aspekto at dito tayo pumapasok, that evangelization, before it can really be promoted communally, nationally, globally, it must first be verified individually. Yun yan. Yung sa ating mga Pilipino, hindi focus, hindi point of reference, the individual. Sa atin ay, because of limitation, the scarcity of priests. Totoo po yun. Ako ito, makita kayo sama-sama. Pero sa totoo lang eh, kung ilalagay ko yung buong Laguna, kayo'y napakaliit pa rin. Tunay ang sinabi ni Lord, huwag kayong mag-alaala, munting kawan. Pag napakarami nating mga hindi nararating, at iyan ay damang-dama. Alam mo ba niyo, kahapon bago punta rin nagturo muna ako sa Bulacan. At ang aming diskusyon ay napakaraming barangay na pag nagpunta ka ngayon, makikita mo doon ay mga born again, mga kung anong-anong uri. Bakit? Sapagat yun yung minsan sa isang taong pinupuntahan ng pura parawa. Hanggang ngayon. And we have double the number of the priest in Laguna. Man, something is wrong. Pati na yung pastoral management ay hindi optimal. Masyado pa rin tayong restricted doon sa mga old structures. Kaya, at the expense of individual Christians. We keep losing them every day. Yung po ang figure. We keep losing Christians every day. Kamukha yan ng tropical jungle sa Brazil, the Amazon. Every day, so many kilometers are being cut down, being deforested.